Isa sa paboritong dive spot ngayon ang nakalubog na simenteryo sa Camiguin. Pero sino ang mag-aakala na ang lugar na ito na pinamamahayanan na ngayon ng mga isda at iba pang nilalang ng dagat ay dating bahagi ng lumang kapitolyo ng Camiguin. Bago ang mapinsalang pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871 na nagpabago sa anyo ng Camiguin, ang lumubog na simenteryo ay bahagi ng Kota Bato, ang lumang kapitolyo ng lalawigan. Ngayon, ang bayan ng Mambahaw ang sentro ng kapangyarihan ng Camiguin. Sinasabing apat na pagsabog ng Mount Vulcan ang bumura sa Kota Bato. Ngunit ang pinakamatinding pagputok nito ay naganap noong 1871 na nagpalubog sa Kota Bato at sa simenteryo. Bukod pa dyan, daan-daan ng buhay ang nasawi sa trahedya. Nakikita pa noon ang bahagi ng Kota Bato at simenteryo kapag low tide o mababa ang tubig ng dagat. Subalit nang muling pumutok ang vulkan noong 1948 ay ibinaon na nito ng tuluyan ang lugar hanggang 20 talampakan ang lalim. Bilang paggalang sa mga labi sa nakalubog na simenteryo, isang malaking krus ang itinayo sa lugar. Ang mga maninisid sa lugar ay namamangha sa pinagsamang bakawan at nitsyo sa ilalim ng lumubog na simenteryo. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay dinarayo hindi lamang ng mga Pilipino maging mga turista. Isa ng nakamamanghang lugar at nagbibigay buhay sa Camiguin.